So yan, nakilala po natin ang owner ng Coffee Grind. So ang next po natin, ang featured local artist sa Jambayan, kilalanin natin. At para sa ating Jambayan, makikilala natin ngayon ang ating local featured artist na bandang G-Mix. Hi, I'm Lex, vocalist of the band G-Mix. Hi, I'm Mark, ako yung drummer ng G-Mix band. I'm Gijo, guitarist ng G-Mix band. Ano yung history or story ng bandang G-Mix? Bali yung band po namin, nabuo siya sa gitna ng pandemic. Kasi wala po tayong work. So ang naging pampalipas oras o kaya yung libangan namin is yung pagja-jam. Yan. So hindi talaga kayo totally isang banda talaga? Na... Hindi po. Bali po kasi hiwa-hiwalay po kami. May banda po si Kuya Mark, may banda si Kuya Gideon. So may banda rin po akong sarili bago mag-lockdown. Tapos nung nag-lockdown po, parang nagkahiwa-hiwalay na rin yung mga band namin. So nung nagbalik po ulit, nag-alert level 2, so nabuo po kaming tatlo. Hindi naman sir mahirap yung ano yung magkakaiba kayo ng banda na sinimulan, no, tapos saka kayo nabuo. Hindi naman mahirap. Hindi naman po kasi parang sa mga past experience po ng mga kabanda ko, experience ko din. So parang alam na namin kung paano sumampa, kung paano kami nga magtutugman tatlo. So ano, hindi na naiilang, parang ganun? Hindi na po. Saka si Gil, saka ako. Dati nang magkasama rin sa banda, mga ilang years na nakakilala namin si Gil. So ano yung main genre ng banda, ng G-Mix? Variety po kami, so kaya namin tumugtog ng kahit ano pong genre. Kasi po magaling sila. yung hinihingi din ng management, okay. Bilang banda, dapat marunong kaming mag-adjust, marunong kaming makibagay dun sa crowd, sa management, sa gusto nilang okay. Marinig. Lalo na sa mga places dito sa atin, sa mga bars, sa mga event place. Gusto nila yung iba-iba yung genre na tinutugtog. Hindi, ayaw nila yung nag-i-stick ka lang sa isang genre kasi parang minsan nakakasawa. Hindi lang rock. Dapat alam mo din kung paano kumanta ng ballad, ng mga soul, mga ganun. Depende din eh. Gabi-gabi, iba-ibang crowd. May crowd ka na, mamimit mo. Gusto tunog kalye. Yung iba naman, gusto mga klase. Depende sa edad, depende sa crowd. Sa customer tayo bumabase, ang gusto niya, mga oldies pa, mga bago, new age, you know. May mga ano po talaga, mga customer talaga na ano yun, na mga music. Mga, kahit kung anong gusto naming pilitin na oldies yung tugtugin namin, kung puro bata naman yung audience, parang hindi naman na aakma, hindi nila magugustuhan. Kasi nandito naman kami para mag-entertain, hindi lang para tumugtog lang. Ano naman sir yung naging music preference mo nyo or inspiration or naging kung paano kayo nahilig mag-banda tumugtog? Ikaw sir, paano ka napasa? Ever since yung bata ako,
alam kong ano eh, nakakakita kasi kung may nagigitara. Parang ano, nahahamon ako. Tapos, bigla na lang ano, yung parang nahiligan kong mag-aaral na ano. Araw-araw, gano'n, aaral ng gitara. Yun, siyempre, nakikita mo mga sigat na banda, sa Pinas, River Maya, mga side A. So local, nag sa local scene ka nag talagang ikaw naman Sir Rex. Ako po isa si ano na kasi inabutan ko si Ed Sheeran na eh. dati po si Ed Sheeran, ngayon po yung mga kabanda ko ng idol ko. Yeah. Si Ed Kaluwag. Hindi ni Sheeran na Kaluwag na pala. Yan sir, ikaw anong naging inspiration mo? Inspiration pa. Kasi ano eh, natuto akong mag-drum ay sa church. Yan, kasama ko si Kuya Git. Si Kuya Git talaga, matagal ko nang kasama ko. Sa church, siya rin yung unang-unang musikero na kajaming. Ako yung bata pa, nag-drums ako. Sinasabayan niya ako ng gitara. So dahil sa church ako natuto mag-drum, ang naging inspiration ko rin, saka naging ano, influence ako, nung naging foundation ko sa music, yung mga Christian songs. Kaya, yun yung nakahiligan. So, kasi di ba ngayon, naharap tayo sa pandemic. Yan, ngayon, alert level 2 na tayo. Ano yung naging challenges nyo? Nung simula nabuo yung banda, sabi nyo yung sa nung nabuo yung banda during pandemic, ano yung mga naging challenges nyo? Sobrang hirap. Lahat ng ipon namin na bago mag-pandemic, naubos. So, naging online seller kami. Si Kuya Git, naging manging isda. Ayan, si Kuya Galies. And then, wala source of income. So, hirap. Ang hirap. Hirap din kasi hindi mo alam kung kailan babalik. Lalo nung unang lockdown. Hindi mo din alam kung may babalikan ka pa bang bar. Yung kagaya nung sa amin, hindi namin naman namin in-expect na yung kamakabanda namin dati. Pag ano, wala na din. Pagbalik ng normal, wala na din. Ang hirap din. Pero sa awa ng ano ng Lord, nakaraos naman tayo lahat. Kahit paano yun, nalampasan naman yung ano, ng maayos yung pandemic. So hindi lang dahil sa pandemic yung naging problema yun. Parang yung ipon din natin, yung source of income, talagang nawala eh. Kasi nag-pandemic, hindi lahat natin... Lahat ng musicians noon, parang biglang nag-iba ng karir eh. Kanya-kanyang talent, ano, naglabas. isa sa pinaka kasi naapektuhan ng pandemic, yung mga banda, yung mga musicians. Mga bar. Mga entertainers. Kaya buti nga, naging alert level 2 na rin tayo ulit. Sana hindi na po magbago. Sana. At maging sa COVID. Okay lang yan. Alis ka na. Alis ka na namin kailangan. Naghihirap na kami. So, sir, para naman sa ano yun na lang yung message nyo para sa mga kabataan na gustong pumasok sa pagmumusician, pagbabanda. Yan. Yun yung mga yung message nyo na lang. Message? Okay, pwede kahit sino. Kung talagang gusto natin yung pagsuktog at gusto na rin maging kagaya namin, ano lang, tipag lang, tipagan lang, mag-insayo, mag-research, mangarap. Number one yun, mangarap. Tsaka lahat ng gagawin natin, samahan natin ng pagmamahal. Kasi sarap matupad yung pangarap mo, lalo na pagmahal mo. Yes. Sa puso. Tsaka dasal, siyempre. Lagi tayong hingi ng gabay sa may kapal. Kasi pag may gabay ng may kapal, lahat ng lakad natin tagumpay. Ikaw, Sir Gid. Sa akin naman, sa mga magulang, na pag nakikita niyo mahilig sa music yung anak niyo, sana supportahan natin. Talagang kayamanan yan, talent yan na pinagyayaman. Tingnan niyo, pag supportahan niyo anak niyo, talagang may mararating at mararating. Ikaw, Sir Rex. Papalakpak na. Tapos, sa akin naman, bilang anak. bilang anak. Hindi, basta, sundin nyo lang kung ano yung nasa puso nyo. Kung gusto nyo talaga ang musika, i-push nyo. Kasi, dun yun lalabas eh. Dun yun, ano, pag sa puso galing, dun kayo magiging masaya. Yung kahit makinig lang kayo or tumugtog kayo, yan, magiging masaya kayo pag galing sa puso.
Yun. Ang ganda-ganda naman nung mga yun. Baka meron kayong gustong i-plug ng mga shows, mga events, ngayon darating na mga araw. Bukas, mag-gig tayo bukas. Invite nyo sila para ano, para mapuntahan nila kayo, mabisita nila kayo. Tunghayan niyo po kami. Yan sa mga bars dito around Laguna, Santa Cruz, Pagsanhan, Lumban, Tila, Magdalena. So sa dyan po, sa mga bars na nandyan, like Garage, dito sa Janna's Place. Maraming salamat nga pala sa Janna's Place. Thank you so much. At syempre sa, ano po tinutugtugan natin? La Carmelita, La Cucina. Yan, nandyan po kami. So, abangan nyo na lang po yung mga schedule. Friday. Tuwing weekends. Dito sa Janna's. Janna's Place, Saturday night. Start po tayo ng 7 PM, G-Mix Band. Yan po. At yan po, nakilala natin ang band ng G-Mix. Watch out. Alright. Alright. Now this hour will be to the end. Yes, I'm home.